What's up mga karebo? Yan, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturuan ko kayo kung paano mag-ayos ng side mirror na pumapaypay na. Katulad nito. Yan. Ayan, so ganyan na siya. Talagang wala na, sira na spring niya sa loob. Now, kung makikita niyo madumi na yung kamay ko, dahil yung isa, naayos ko na po yung isa. Yan. So ito na yung, binili ko kasi itong side mirror na to. Kasi nabasag yung isang side mirror ko. So may nabili ako ngayon na dalawang magkabila ang side mirror na buo. Yan. Tapos, nakita ko, itong dalawang side mirror na binenta niya sa akin is pumapaypay na. So, ang ginawa ko ngayon is inayos ko. So, eto na siya ngayon, yung isang naayos ko. As in, fix na siya. May kita nyo, yan. Patigas na talaga siya. At may pitik. Yan o. Kita nyo. Gusto nyo ba bumalik sa dati? Yan, ayan. Hindi na mapapaypay yan, guys. Ayan. So, kung may kita ninyo, meron na ako nilagay dito. Fix na to, guys. So hindi na siya basta-basta masisira. Talaga matigas siya, oh. Naririnig niyo pumipitik. Pipitik na. So, 'yan yung gusto natin ma-achieve sa side mirror na ayusin natin. Kasi nagtanong ako ng ganito kung magkano magpa-repair ng side mirror. It's around the 500 pesos pag magpa-repair ka para lang siya bumalik sa dati. Kung kaya-kaya naman natin gawin sa bahay, why not, 'di ba? Ang kailangan lang natin gawin pala ay bibili tayo ng ganito. Yan, mabibili niyo 'to sa mga motorcycle shop or sa hardware kung meron. Ayan. So, picturean nyo na lang to guys. Ganito siya. Yung sukat niya is 1, 2, almost 2 inches ang sukat niya. Ayan. Ganito siya. Ngayon, kung meron kayong may thread na hanggang dito, mas okay siya. Pero kung hanggang dito lang yung thread niya, ito, okay lang din yung walang problema. Ayan. Basta mga 2 inches ang haba niya. Ganito siya. Nabili ko to is 20 pesos lang to. 20. Yes. Tapos, kailangan nyo rin ng dalawang washer. Yan. Ngayon, ituturo ko siya sa inyo kung paano ko siya nagawa. Okay. So, syempre, ang una natin gagawin is babaklasin muna natin yung side mirror dun sa mismong sasakyan. Yan. Kung makikita nyo, wala yung socket niya kasi nga nabili ko lang to. Yan. Nabili ko lang to. Yan. Tapos, wala na yung socket niya. So, ang gagawin lang naman natin ngayon is ayusin natin yung pagpaypay nito. Okay. So, tara guys. Without further ado, let's do it. Tara. Yan. So, okay guys. Welcome back again. No? Ang kailangan lang natin ngayon ay kailangan natin ng Phillips screw. Yan, gagamitin kasi natin to para pantanggal ng mga tornilyo dito. So, ang unang-unang gagawin natin, so tatanggalin lang natin tong tatlong screw na nandirito. Yan. So, meron siyang tatlong tornilyo. Ito. Yan. So, meron siyang tatlong tornilyo. Tabi lang muna natin to guys. Okay. Next, yan. Next one is tatanggalin naman natin to. Yan. Nakikita nyo ba guys? Ayan o, tatanggalin naman natin ngayon itong apat na to. Basta yung mga tornilyo, tandaan nyo lang kung saan nyo siya kinuha. Para hindi kayo malito kung paano nyo siya ibabalik mamaya. Okay, tabi rin natin to. Tapos, meron pa ulit apat na screw. Ayan, so ito naman siya. Ito, 1, 2, 3, and 4. Baklas din yan. Ito na siya. Next one, ngayon napaklas na ngayon natin siya, no? Ito na siya. Yan, pag natanggalin natin siya, kakalas na siya ngayon dito. Okay. Ngayon, tanggalin din natin ito. Itong nandirito sa itong screw na to. Kasi ito yung umiipit sa wire. Kailangan kasi pailuwagan din natin to or matanggal natin para yung wire pwede natin munang ma-adjust. Okay. Ito yung adjust na sinasabi ko sa inyo. Pwede muna natin hubutin yung wire. Yan, no? Yan. Para mas madali natin tong makuha. Yan. Once kasi na nabaklas na natin yan, ayan na siya. Okay. Tapos baklasin muna natin. Ngayon, ito, nabaklas na ngayon natin siya. Okay. Baklas na natin. Kung makikita nyo may butas yan dito, diretso po yan dito. Ang nagiging problema kung bakit pumapaypay
yung ano natin, yung side mirror natin is worn out na ito. Ito. Diyan kasi kumakapit yan. Actually, may clip yan na ganyan. Tapos, yan, nakakapit siya ng ganyan. Ngayong katagalan, napupudpud ito. Tapos, pumipitik na siya. Kaya yung spring, wala na. Maano na siya, kumakawala na siya. Maano na siya, wala nang naglalak sa kanya dito. Okay? Gagawin ngayon natin yan na paraan. Gamit yung binili natin sa motorcycle shop. Yan, ito. Ang gagawin lang natin. Okay. Gagawin natin dito ay kuha tayo ng isang washer. Yan. Lagay muna natin siya dito. Okay. Tapos, sabi ko sa inyo kanina may butas dito. Yan. Isisiksik ngayon natin siya dito sa butas. Yan o. May butas yan guys. Hindi lang kita sa video pero may butas yan. Makita nyo guys, lumabas na siya yung tornilyo. Ayan o. Kaya nilagyan natin siya ng washer. Kaya naglagay tayo ng washer para yung tornilyong nilagay natin dito ay hindi siya lumusot doon sa loob. Okay? Para mamaya, pag maglalak tayo mamaya dito, ayan, masikip siya. Okay, so okay na yan. Hindi na basta-basta mahuhugot yan kasi may washer dito sa loob eh. Okay. Next, ang gagawin natin, okay. Guys, ingatan nyo nga pala ha. Itong iingatan nyo sa loob. Pag tinanggal nyo ito, meron yan tatlong bulitas dito. Wait lang. Hindi nyo ba makita? May tatlong bulitas yan dito sa loob. Ayan. Hindi makita yan. Ayan o. Ayan. May tatlo, isa, dalawa, tatlo. Ayan. Tatlong bulitas. Ingatan nyo yun na huwag mawala. Kasi yun yung parang gugulong pagka sinasara at saka binubuksan nyo yung side mirror nyo. Okay? Ngayon, okay na tayo. Nailagay na ngayon natin to. Ayan. Pasok muna natin to. Ayan. Okay. So, ayan na siya. Okay na. Ganyan na siya, di ba? Ibalik na ngayon natin to. Ito yung pumitik. Ito. Ito yung naglalak sa kanya. Ayan. Meron pang kasama yan na naglalak. Ngayon, itong spring na to, ito yung pumitik eh. Okay, para maibalik natin siya. Ayan, para maibalik natin siya sa dati. Kuha ulit tayo ng isang washer. Ayan. Itong wire na to, ilagay nyo siya dito sa may space para hindi siya maipit. Ayan. Tapos lagay natin tong washer. Tapos ilalagay na ngayon natin tong nuts. Higpitan lang natin. Okay. Makikita nyo, unting-unting bumababa yung spring. Yan ang goal natin. Kailangan lang siya ma-compress yung spring para bumalik yung pagkahigpit niya dati. Pwede tayong gumamit ng plies or kung meron kayong panghigpit, yung wrench, pwede rin yun. Pero ako wala akong wrench eh. Plies na lang. Basta mahigpitan lang siya. Kung tatanungin nyo kung okay lang ba na naiipit yung wire, actually hindi naman siya ganun naiipit. Ayan o, gumagalaw-galaw pa nga siya. Ang goal lang natin is makompress natin yung spring pababa. Higpit yan. Okay, ngayon mahigpit na siya. Ayan guys, mahigpit na. Ayan, ngayon mahigpit na siya. Ayan, sumagad na tayo sa pinakadulo. Ayan, it's time para ibalik naman na natin siya ngayon sa dati. Okay, balik lang natin lahat. Ayan. Ito, balik na natin ito sa dati. Okay. Tapos, ito yung tinanggal natin kanina. Tulusot lang naman natin to dito eh. Yan o. Okay.
Ayun. Okay. Unti-unti na natin ibalik lahat ng mga tornilyong tinanggal natin. Simulan muna natin dito sa pinaka-frame. Yan. Tapos next naman, ibabalik naman na ngayon natin ito. Basta yung mga tornilyo lang kanina na tinanggal natin, tatandaan nyo lang kung saan siya nakakabit para hindi kayo mahirapan ibalik. Actually, nabasagan talaga ako ng salamin. Kaya bumili ako. Swerte naman, meron nag-post sa page. Tapos nakita ko isang buong assembly, dalawang side mirror ang binenta niya sa akin. Kaya kinuha ko na. Pero lens lang naman ang kailangan ko. Pero yun, at least ito, na-try natin siyang ayusin ngayon para maipakita ko din sa inyo kung paano. Ngayon, balik naman na ngayon natin to. Excited na ba kayo sa resulta? Ang bilis lang guys, di ba? Sobrang bilis lang para gawin to. At least ngayon may idea na kayo kung paano siya gagawin. Hindi na kayo gagastos para magpagawa sa labas. Napagkamahal-mahal ng singil. Okay lang, matakot lang mag-experiment minsan. Yan. Okay. Meron pa tayo isa. Yan, yung nagsusupport dito kanina. I-twist lang natin siya. Tapos, dito yan. Para lang hindi maalis yung wire sa pinagkakabitan niya. Then, ngayon, ito na yung pinakalas na tornilyo natin. Papakita ko ngayon sa inyo. Papakita ko ngayon sa inyo kung effective ba yung ginawa natin kanina. Ito na yun. So, kung hindi ito gumana, mapapahiya ako sa inyo. Pero kung gumana to, yan, mag-comment lang kayo. Ayan na. Teka sa. Oh, yan o. Tigas guys. Walang paypay yan. Oh. Wala na. Naririnig niyo yung click? Ganon. Yan guys, tapos na. Yes. So, di ba? Walang kaano-ano. Matigas siya. Kasi sobrang higpit yung ginawa naman natin. Pero okay lang yon, walang problema kung sobrang higpit. Yan. You know, para habang tumatakbo kayo, hindi na siya papaypay, di ba? Tuloy naging problema ko din to dati. Pero ngayon, okay na siya. Fix na to. Ngayon, kung medyo nag-aalangan kayo na baka yung nuts doon sa loob is gumalaw, tumaas siya, or habang tumatagal, di ba? Kasi gumagalaw yung sasakyan natin, umaandar. Baka yung nuts is umurong pataas. Kung gusto nyo maging fix yan, patakan nyo lang siya ng glue or lagyan nyo ng parang epoxy para yung nuts is fix na siya talagang nandudo at hindi na siya aakyat, hindi na siya makakalas. Yan. So yan guys, sana meron kayo natutunan sa bago kong shinare sa inyo. Yan, maraming maraming salamat. Thank you sa inyo lahat guys ha. And yan, meron pa akong mga malalaman na bago sa pag-aayos ng Revo natin. Ipapaalam ko siya sa inyo at gagawa natin ng vlog yan guys. So hanggang sa muli guys, maraming maraming salamat. And mag-comment lang kayo dyan sa baba. Maraming salamat. Don't forget to like, share, and subscribe para marami din makaalam kung paano natin inayos to. Yan lamang guys, mag-ingat kayo palagi. Bye-bye. Yan, eto na mga karebo. Yan na, naikabit na ngayon natin ang ating side mirror, yung ginawa natin kanina. Kung makikita ninyo, pwede na natin siyang tiklopin. Yan. Tapos, pwede rin na. Yun, no? Antigas na. Hindi na basta-basta, ano? Antigas na yan, no? Hindi na pumapay-pay. Kasi, ayun na siya, oh. Kapit ako sa inyo, ah. Ayun na yung kinabit natin kanina, oh. Yun, secured. Secured na. Kaya, sobrang ganda, guys. Oh, matigas na siya, oh. Umipitik na. So, yan, guys. Okay. Ganun din ang gagawin nyo lang sa kabila. Yan, naikabit ko na. Magkaiba lang ang kulay. Kasi yung itim na nakakabit dito, talagang ampa.
pangit na eh. Hindi na maganda yung hindi na maganda yung side mirror na yon, no. Basag na rin kasi yung isa. Ayan, mas tsaka mas maganda to, mas makinis eh, oh. Kesa dun sa itim ko, medyo kupas na yung kulay. So, yan. Depende naman sa inyo, guys. Okay. Yun lamang, guys. Maraming salamat.